Good morning guys and welcome sa isa na namang makabuluhang video. So dahil nga puro na lang tayo karne, naisipan ko namang magluto ng seafood. Yan, dahil nga alam mo niyo na pag parati tayong karne, hindi lang high blood yung ating abutin, kundi pati yung ating bulsa ay pa-high blood din dahil sa medyo mahal yung karne. So ngayon ay magluluto ako ng ginataang pusit. So pakita ko sa inyo guys yung pusit na ganito. Yan. Sa palengke tinatawag nilang parang itim na pusit. Hindi ko nakalimutan ko yung pangalan, pero yung ganitong pusit ay season sa simula March hanggang summer. Yan. So kaya pag bibili ka ngayong panahon ay medyo makakamura ka. So tara magluto na tayo. Nagpainit na ako dito actually ng mantika. So, gagawin ko, igigisa ko muna yung ating pusit. Alam nyo guys, pag nagluluto ako usually ng mga seafood ay parati kong ginigisa dahil isa yan para mawala yung lansa nung ating niluluto. Yung igisa mo siya ng konti sa mantika. So, ayun, mainit na yung ating mantika. Ilagay na natin yung ating puting sibuyas. Actually, pwede ka namang gumamit ng pula. Ito lang talaga yung available dito. Kasi nakalimutan ko nga yung binili ko kanina sa palengke na sibuyas. Nabayaran ko na siya. Nakalimutan ko lang dalhin. So, isabay na natin tong bawang. At mayroon din tayong dito sili, pero mamaya na yan. So isabay na din natin guys dahil na gisa na natin yung ating sibuyas at bawang. Sama na natin yung ating pusit. Yan. So actually guys, itong aking niluluto ay napakadali lang. Kumbaga no-brainer siya. Di mo kailangang pag-aralan o di mo kailangang graduate ka ng culinary para matutunong ganitong luto. Napakadali lang ito guys. Kumbaga gisa-gisa lang to. Sa lagay-lagay ng nyog o ng gata. So, ganun yun. Napakadali lang. Yan. Ubusin na natin to. So, binili ko siya sa palengke kahapon ng 160 yung kilo. So, napakamura. Mas mahal kasi guys, yung isang klase ng puset, yung kulay puti. So, tawag na ng ball pen. Mas mahal yung kumpara dito. Yung ayaw pang sumama yung dalawa. Yung tanggalin natin yung ata. Haluin natin guys. Yan. So ayun guys, halo-halo lang natin siya. Then lalagyan ko na ng pangalawang gata. Yun yung pinakasabaw niya para maluto yung ating puset. Then pag medyo luto na, sabay na natin yung ating yung kakang gata o yung pinakaunang gata. Yan. Ito, purpose nito ay para maluto lang yung ating puset. So medyo madami yung aking pangalawang gata. I think hindi ko na siya uubusin. Kasi gusto ko, yung result nito is yung hindi masabaw. Yung malapot-lapot. At lalagyan ko din siya ng gulay, guys. Kaunting malunggay. Yan. Ilalagay ko mamaya. So, napaka-healthy ng ganitong luto o ng ganitong ulam. Takpan muna natin siya, guys, sa mga ilang minuto. Para maluto lang yung ating puset. Lumambot ng kaunti. Then ilagay na natin yung ating kakang gata o yung unang gata. Saka timpla na natin. So ganun lang kadali yung ganitong
ganitong pagluluto ng ulam, ginataang pusit, napakabilis. No brainer kung ika nga. Tingnan natin guys yung ating niluluto. After magpakulo, ito na. Medyo nag dry na yung sabaw niya. Sama na natin yung ating unang gata. Ayan. Yan, saka tapos nito, sama na din natin yung ating sili. Yan. So medyo maliliit yung aking chop. Sama na din natin yung ating kaunting paminta. Actually malapit itong maluto eh. Mabilis lang naman maluto yung puset. So yung gagawin natin, ipa-dry lang natin yung ating nilagay na ating nyog or gata. Saka yan, tutuon na yan. Tapos pag mag-dry ng konti, di ba? So makikita nyo, medyo maitim siya kasi dahil dun sa ink na tinatawag yung galing sa ating puset. Yan. So actually dapat tinanggalan ko siya ng ink pero mauubos kasi yung sustansya pag parati mo siyang ibababad mo yung pusit sa tubig eh, di ba? So kaya nang hinayang din ako. So yun na. Hinugasan ko lang siya maigi then yan. Pinaghati-hati ko na. So anyway, pakuloy lang natin siya hanggang sa mag-dry yung ating gata. Tap, pwede na yan. Okay guys, tingnan na natin yung ating niluluto. Napakabango na. So ngayon ay ilalagay ko rin yung ating huling ingredients. Yung ating gulay. So mayroon tayo ditong kaunting. Yan. Kaunting malunggay. Lalagay lang natin siya guys dyan. Pandagdag ng sustansya sa ating niluluto. Pero actually pwede naman na kahit di mo siya lagyan ng gulay. So ito naman ay nilagay ko para at least may kunting contrast dun sa ating itim na kulay, di ba? So yan. After nito guys, lutuin natin konti at saka actually luto na talaga to. Lutuin na natin ng konti yung ating gulay. So, ito na yung ating ginataang pusit. Hindi mo siya makikita ang ginataan kasi na-dominate nung gata or nung ink na galing sa pusit yung ating gata. So, nagkulay itim siya. Tikman natin yung lasa. So, makikita nyo naman sa sabaw. Pure na pure yung gata. Sarap. So, ito guys, luto na. Okay na yung lasa niya. So, ang gagawin natin, ano pa ba? Patayin na natin yung ating apoy. Yun yung gagawin natin. Sa ipapakita ko sa inyo yung itsura. Kuha tayo ng konti. Para makita nyo yung ating ginataan. So, ito na guys yung ating ginataang puset. Yan. So, yung sabaw niya is parang hindi ginataan, parang adobo. But, napaka-creamy niya pag nalasahan niya siya. So, napaka-sarap guys. Sakto lang yung lasa. Sakto lang yung nilagay kong anghang, di ba? So, sumisipa yung sabaw. Napaka-sarap. So, yan. Yung ating ginataang puset. So, salamat sa panunod guys. And, I hope na mayroon na naman kayong natutunan na napakasimpleng paraan ng pagluluto para sa ating araw-araw na ulam. Salamat sa panunod at huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel and of course pa like na din sa aking Facebook page. Hanggang sa muli. Paalam.